tepung serigaw, tepung serigaw ni bisa yang takok ni atau Aha. bandrol ni pon atau dia sekarang ngapu nak. Sige, welcome pastor for your message. Maayong hapon sa tanan, ug tanan sa mga karon medyo inaantok pa yung iba. Ang sarap matulog, labi na ako naka-aircon. Okay. Ang panahon, sigulan, para susama na mo, diri as Mindanao ron, grabing pag-ulan, diri as South Central Mama? Mindanao, na ay pagbaha, portion of South Cotabato, including Uy, General Santos, ano na yung mga pagbaha. Tungod anak sa ang ping mudiha, no? Ang ping mudiha, mga igsuon. At dito sa Cavite, Metro Manila, ay nako sa pag-init. Napaka-init talaga. So anyways, welcome po sa ating panibagong podcast this afternoon. Again, Sir Bong, it is a privilege para sa akin. Ako ay inyong imbitahan palagi, no? And such a opportunity pa rin na i-share talaga, i-proclaim ang good news ng Panginoon. And like I've said noong Monday, if you have a questions, you know, please i-type nyo lang po, and then mag-random si Sir Bong siguro, mag-random na magkuhan kung sino yung pipiliin. And oo. Pwede. Loud and clear ba ako, Sir Bong? Yes po, very loud and clear. Okay. Po. Yung okay. Question natin, continue lang. Yes po, at baka po maano kayo, ang background ko po ay nasa bahay po ako ngayon. Ang init mo talaga, Sir. Ang init magbiyahe. Ang sakit sa ulo. Dito, ang lamig eh. Ang lamig sa amin dito. Grabe. Wow. Sana all talaga. Oh. Sana all. Binabaha so anyways, magandang hapon sa lahat. Ano? Magandang hapon sa lahat. Nawa kayo ay patuloy na pinagpapala ng Diyos. Maya-maya po, mga 4:30, ay prayer meeting din po ng church namin. Kaya sakto lang. Sakto lang pala sa oras talaga, Sir Bong. Okay lang. Yeah. May time pa para mag-rest. Yes po. So, good afternoon. Good afternoon, Sir Bong. And patuloy po natin na pagpalain ng Panginoon sa magitan ng pag-share ng salita ng Panginoon. So, ngayon po ay dadako tayo sa panalanginan muna, no? Manalangin muna tayo, no? For para basbasan din ng Panginoon. Mm-hmm. Hallelujah. Sige, tayo ay mag-opening. Opening prayer muna tayo, Sir Bong. No? Amen. Hallelujah. Heavenly Father, we thank you so much, O God, for the opportunity sa isang hapon na ito, Panginoon God. Lord, salamat O Diyos dahil patuloy niyo po na kami na pinagpapala sa kalahati O Diyos ng linggong ito, O Diyos, at meron pang another day, O Diyos, na aming tatahakin, Panginoon God. Lord, salamat po, O Diyos, dahil binigyan niyo pa kami ng buhay. Ito, O Diyos, ay hiram, Panginoon God, na galing sa iyo. And I pray, Panginoon God, every distraction, Panginoon God, gawa ng kaaway in the name of Jesus. Lord, I rebuke it, Panginoon God, sa iyong pangalan, Panginoon Diyos. And Lord, in this very afternoon, samahan niyo po ako to deliver your word. Kasama po, O Diyos, ni Sir Bong. Kasama po ng radio station na ito, Panginoon God. Salamat po, Panginoon Diyos. Dahil patuloy niyo po, Panginoon God, na niyayakap ang radio station na ito, Diyos, at ginagamit, Panginoon God, gawing instrument ito, Panginoon God, to share, to proclaim the good news, Panginoon God. And Lord, in this very moment, Panginoon Diyos, I pray, ikaw po, Diyos, ang manguna sa amin. Lord, ikaw po, Diyos, ang siyang kumausap sa bawat puso ng bawat isa, Panginoon God. Maraming salamat po in this very morning, in this very afternoon, Panginoon God. Dagang salamat kayo, Diyos. Pangunahan niyo po ako, Panginoon God. Every step and every words that I say, Panginoon God, ikaw po, Diyos, ang makita at hindi po, Diyos, ang aking kahinaan, Panginoon God. Dagang salamat kay Ginoo Diyos. Muna yung mga pag-ampo sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen and amen. Salamat. Praise God. So, son, proceed na tayo, Sir Bong, sa ating pag-share ng Word of God. Okay po. Okay. Sige. Ang ating teksto po ay mababasa sa Mark chapter 10, Mark chapter 10, Marcus chapter 10, 46 to 52. So, ang sinasabi ko po palagi is, para po makuha natin yung buong teksto, kailangan natin basahin ang Bible. Ano, wag lang tayong mag-pick ng isang verse, and then, kailangan natin basahin yung buong konteksto. Okay. At ako po, Sir Bong, ay mahilig po talaga ako sa...
Yes. Hindi magiging literal yung understanding yes. natin. Yes, yes po. At para makuha talaga natin yung buong pinagsasabi talaga ng salita ng Panginoon. Yeah. Yun yun eh. Okay. Okay, ang sabi po sa Marcos Kapitulo 46 to 52, dumating si Jesus sa Jericho kasama ang kanyang mga alagad at marami pang iba. Mm-hmm. Nang umalis na sila roon, may naraanan silang isang bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Oh, siya ay si Bartimeo, anak ni Timyo. Oh, nang marinig niyang naroon si Jesus na taga Nazareth, sumigaw siya ng ganito, "Jesus! O Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin." Pinagsabihan siya ng mga tao at pinatahimik. Ngunit lalo pa siyang nagsisigaw, "Anak ni David, mahabag po kayo sa akin." Tumigil si Jesus at kanyang sinabi, tawagin niyo siya. At tinawag nga nila ang bulag. "Lakasan ang inyong loob." Oh, sabi nila, "Tumindig ka," at pinatatawag kanya. Iniwaksin niya ang kanyang balabal at paluksong tumayo at lumapit kay Jesus. "Ano ang ibig mong gawin ko sa iyo?" tanong sa kanya ni Jesus. Sumagot ang bulag, "Guro, ibig ko po sanang makakita." Sinabi ni Jesus, "Sumayo ka, magaling ka na dahil sa iyong pananalig." Noon din nakakita siya at sumunod kay Jesus. Ay, amen and amen. Okay. So, once again, before ako magpatuloy, please sabihan niyo ako kung naririnig niyo ang aking pinagsasabi rito, no? Kung ako ba ay loud and clear. So, mga minamahal kong kapatid, let's continue. Ang topic ko po ngayon is faith like Bartimeo. Oh, faith like Bartimeo. Mm. Dapat na meron tayong pananampalataya na katulad ng isang bulag na si Bartimeo. Now, ganito yan mga kapatid. I will give you a story. Sir Bong, aklaro po ako. Yes po, loud and clear po. Continue po. Okay. Okay. Ganito Bible po yan. Mabasa nyo na ha yung verse na yan, yung Mateo 10:46-52. Nandiyan na ho sa page. So, parang may narinig akong feedback yata, Sir Bong. Parang boses ko rin yata yun. Sa live yes po, ba yes yan? Po. Okay. Sige. Nung panahon po na ito, mga minamahal kong kapatid, ay si Jesus ay marami ng followers, no? Si Jesus ay ang dami na pong nakakilala sa kanya, ang dami na pong milagro na ginawa niya, ang dami na pong, in short, that time, itong panahon na ito, sikat na si Jesus. In fact, ang dami nang sumusunod sa kanya, hindi lang disciples, kundi mga followers sa kanya, no? Kasi gusto nilang makarinig, gusto nilang mamangha, gusto nilang makakita ng mga himala, no? So, sa panahon na ito, may isang bulag na ang pangalan ay Bartimeo, no? Si Bartimeo. Itong si Bartimeo ay, of course, mula sinauna pa, mula bata pa, hanggang sa kanyang pagtanda, bulag na, no? Bulag na siya. So ito po ang nangyari. Bakit sinasabi natin na dapat daw tularan natin ang pananampalataya ni Bartimeo, no? Dapat daw tularan natin kung ano yung pinagsasabi ni Bartimeo. Remember that Bartimeo is a blind person. Bulag po siya, no? Remember this one, no? Bakit in-emphasize ko tong bulag? Because ang faith, mga kapatid, ulitin ko, ang faith, it is the absence of sight. Ibig sabihin, kahit hindi mo nakikita, kahit hindi mo pa nakikita ang mga bagay-bagay, but you believe, and that's what you call faith. Kahit hindi mo alam kung darating ba ito o hindi, pero dahil may faith ka, you believe. In the same manner, ganun din. Si Bartimeo, no, narinig niya lang, kasi hindi naman siya bingi, bulag lang naman siya, narinig niya lang yun kung sino si Jesus, no, and yet he believes, no? And yet he believes. So, bakit sinasabi ko na dapat magkaroon tayo ng pananampalataya na katulad ni Bartimeo? So, ano yung number one na ginawa niya? No? Actually nga, ang ginawa ng Panginoon sa kanya is very remarkable. Ang ginawa sa kanya ni Jesus ay pinagaling siya. No? Pinagaling siya sa kanyang kapansanan, no? Sa kanyang pagkabulag. Now, in the same manner, mga minamahal kong kapatid, ayaw din ng Diyos sa atin na sumunod tayo sa kanya na parang
wala tayong walang label, walang ano ba, walang kapalit ang ating pananampalataya. Of course, ang Diyos natin ay patuloy na nagpapapala sa atin mga minamahal kong kapatid. Kaya hindi papayag ang Diyos sa susunod na lang sa Kanya na hindi tayo pinagpapala. Of course, if we truly follow Christ, tunay na mayroong pagpapala dyan, no? Mga minamahal kong kapatid. So before that, ano ang kanyang unang ginawa? First, he acknowledged Jesus Christ. Ulitin ko ha, he acknowledged Jesus Christ. Ito yung dapat malaman natin mga viewers, mga minamahal kong kapatid, no? Nung nalaman niya na si Jesus ay nandyan, hindi niya alam kung sino si Jesus nandyan, kung sino kasi bulag na siya, no? Nung nalaman niya na darating si Jesus at parang ang mga tao ay nagkaroon ng komosyon, ang mga tao ay talaga gustong makalapit kay Jesus, sumigaw siya. Oh, ang sabi nga po in verse 47, pag binasa natin, nang marinig niya na roon si Jesus na taga Nazareth, sumigaw siya na gayto, Jesus, anak ni David. Okay. Let me emphasize this one. Sabi niya, Jesus, son of David. Now, listen to this. Okay? Bakit importante yung kanyang sinabi? In short, kinonfirm niya na si Jesus is the coming Messiah. In short, ulitin ko ha. Bakit importante yung sinabi niya? Even though itong bulag na ito ay hindi po matalino, hindi po, hindi po palaging well, all-knowing sa Bible, hindi po siya tinatawag natin na, in short, limited ang kanyang knowledge when it comes to the coming Messiah. Kasi nga po mga minamahal kong kapatid, ito po ay para lang sa mga Pharisees and din sa mga Saduceo. Pero bakit napasigaw siya? Ang sabi niya, Jesus, son of David, ibig sabihin, kinoconfirm niya, ina-acknowledge niya na si Jesus Christ is the coming Messiah, na si Jesus Christ is a lineage of David. Ibig sabihin, itong Jesus na ito, ito yung tagapagligtas. Oo, ito yung tagapagligtas. So, the moment, ito yung isa sa mga bagay na nakapagpalingon kay Jesus Christ, na itong bulag na ito, kinonfirm niya na siya ay Messiah. Now, ang dami pong followers ni Jesus Christ sa panahon na yon na hindi niya nakilala si Jesus eh. Ang dami mga followers that time na sumusunod lang, not because of being Christ, but because nag-follow lang sila dahil milagroso ang Diyos. Ah, hallelujah, no? Loud and clear ba ako dyan sa inyo, mga minamahal kong kapatid? Ano? So patuloy po tayo, ano? So ulit, okay lang. Continue lang ako sa, okay. Oo. Ang dami pong, sa panahon na ito, ay sa panahon noon, yung ang daming sumusunod kay Kristo, ang daming sumusunod kay Christ, Sir Bong, kasi si Jesus nagpapakain. Oh, biruin mo yun, nagpapakain si Jesus, kasi ganyan naman eh. Oh, minsan, dumarami ang member natin sa church kapag ang church ay nagpapakain palagi. Oh, kung kailan lang anniversary, doon maraming pagkain, doon maraming membro, kasi maraming pagkain. Ganoon naman eh. Di ba? Minsan parang gusto, parang ang hinahanap na lang natin, ang pinupunta na lang natin sa church is the material blessing rather than to know Jesus. Oo. Kasi yan ang nagiging problem, yan ang nagiging problem ng ibang followers. But look at Bartimeo, Sir Pong. Si Bartimeo, he acknowledged Christ. Sabi niya, kasi importante to Sir Bong, sa mga theologians, sa amin bilang mga theologians, because when we say that Jesus is the son of David, in short, kasi pinangako na ang tagapagligtas ay magmumula sa lahi ni David. O yun eh. Sa lahi ni David, in short, itong bulag na ito, hindi nakabasa ng kasulatan, kasi nga bulag, nakakarinig lang siya ng mga rumored siguro, pero nung nakita niya, sorry, nung narinig niya na nandyan si Jesus, he confirmed and he affirmed and he acknowledged Christ. Ang sabi niya, Jesus, son of David. No? Alam niyo, may karugtong yan eh. Ito po, sabi po yan sa Matthew 16:16. Okay? If you mind, no, Sir Bong, Matthew 16:16. Okay. Matthew chapter 16, verse 16. Oh, ito ang sabi. Verse 16. Okay? Hallelujah. Okay.
Kayo naman, sabi ni Jesus, kayo naman, okay. Sa verse 13 muna tayo. Nang dumating si Jesus sa lupain ng Caesarea na Filipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad. Tingnan mo, mga followers ng ang kanya tinagod. Tinanong, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa kayo sa mga propeta. Verse 15, kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Pedro. Ito yung the best na sagot ni Pedro. Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka si muna anak ni Jonas sapagkat ang katotohanan ito ay hindi inihayag sa inyo na sinumang tao kundi ang amang nasa langit. See? Tinanong ng Panginoon ang mga tao, sabi niya, sino ako? Sabi niya, you are maybe the John the Baptist, you are Elijah, you are Jeremiah, or some say na ikaw daw ay isang propeta. Tinanong niya ngayon ni Jesus yung mga tauhan niya, yung mga disciples niya, o kayo, ano tingin niyo sa akin? Ang sabi ni Pedro, okay, Jesus, you are the Son of God. In short, ng aming na mahal kong kapatid, kinonfirm niya, in-affirm niya na si Jesus Christ is not only mere man, but Jesus Christ is the Son of God. Klaro yan. Kasi ang daming followers, mga viewers natin ha, mga makinig kayo, do not follow Christ na hindi nyo kilala. Listen to this ha. Huwag nyong i-follow ang Panginoon kung hindi nyo kilala. Dapat kilala ninyo kung sino ang pina-follow ninyo. Dapat kilala nyo si Jesus para kayo ay lumago. Dapat i-follow ninyo because the more you know Christ, the more na mas mapalapit ang inyong relasyon. Kasi may tinanong ako eh. May mga biro-biro nga dito, Sir Bong eh. What, ano ang pangalan ni Jesus? Jesus, anong apelido? Christ. Papatay tayo dyan. Oo. Oo. No? Anong pangalan ni Jesus? Jesus. Ang apelido? Christ. Hindi po apelido ang Christ, mga minamahal kong kapatid. No? Minsan, ito yung pinaka-the-best eh. Kilalanin natin. Kilalanin natin kung sino ang Diyos. Ito bulag niya ito, Sir Bong. Bulag to ha. Pero kilala niya ang Panginoon. He acknowledged who Jesus is. Sa atin, minsan kinikilala lang natin ang Diyos pag marami tayo. Pero pag wala tayo, minsan wala na tayong Diyos. Yun eh. At may mga tao din naman na makilala lang nila si Lord kung walang-wala na sila. Kasi na para bang ang Diyos ay parang last option na lang. Oh. Na para bang si Lord yun na lang yung pinaka-last option, para bang yun na lang talaga yung parang ano ba? Final way of defense, parang ganun. Nakakalungkot isipin 'yan, mga minamahal kong kapatid, no? So, dapat po number one, like Bartimeo, he acknowledged Christ, no? No, tanong ko sa inyo, sino ba si Kristo sa buhay ninyo? Sino ba si Kristo sa buhay ninyo? Tanungin ko kayo. Kung ang Panginoong Hesukristo ay parang magician lang, nagkakamali kayo sa pananampalataya ninyo. Jesus Christ is not a magician, no? Jesus Christ is the God of all. He is the King of Kings and the Lord of Lords. Tandaan niyo po 'yan, mga minamahal kong kapatid. Pangalawa, no? Na faith like Bartimeo is he is passionate towards Christ. Oh, ito tayo eh. Passionate towards Christ. In verse 48, ito ha, in verse 48 ng Mark chapter 10, verse 48, basahin ko. Okay? Pinagsabihan siya ng mga tao at pinatahimik, ngunit lalo pa siyang nagsisigaw, anak ni David, mahabag kayo sa akin. Oh, ito yun eh. Passionate towards Christ. Nung pinigilan siya, sabi ng mga tao, huy, tumahimik ka nga dyan, nakakahiya ka, huwag kang magsigaw-sigaw dyan, Bartimeo, hindi ka kilala ni Lord. Nung the moment na nirebuke siya, the moment na parang, ano ba, si pinagsabihan siya ng mga tao na, huwag ka, ano ba, tigilan mo na yung pagsisigaw-sigaw mo? Mas lalo siyang sumigaw sa Panginoon, anak ni David, kahabagan niyo ako. In the same manner, kapatid, mga minamahal kong kapatid, be consistent of what you are doing right now, especially in the Lord, no? Because, listen to this, mga minamahal kong kapatid, ang kailangan ng Diyos is consistency. Sir Bong, yeah. Ang kailangan tapat. Ng Diyos is consistency. Tapat. Yes po. Ang hinihingi ng Diyos sa atin is yung sabi sa Bisaya, bahalag hinay basta kanunay. Kanunay. Oh, totoo 'yan.
ang dami kasi dito, Sir Bong, no, na nung nakilala nila ang Panginoon on the first place, on the first time, napakainit nila, talaga naman, alah, grabe sa ministry, grabe talagang bula-bula ang baba sa pag-share sa Panginoon, talaga ang init mag-invite, ang init na magpuri, lumuluhod pa sa simbahan, umiiyak, no, nagsama-sama na ang luha, sipon, laway at saka bungog na, nagsama-sama na para magpuri sa Panginoon. Magpuri sa Panginoon. Merong ganyan. Merong ganyan. Agay, niabot ang pagsulay sa kinabuhi, Sir Bong, no? Niabot ang pagsulay sa kinabuhi ni naray na nahubagan lang gamay sa iyang lubot, no? Nahubagan lang gamay. Wala na. Nanguta, nagtanong din kay nanguta na kay Lord. Lord, bakit mo ako pinagkinagagalito? See? Ang kailangan ni Lord hindi yung instant. Oo. Ang kailangan ng Panginoon is constant. Oh, ganoon yun eh. In Galatians chapter 6 verse 9. Galatians chapter 6 verse 9. Okay, let me read this one. Galatians chapter 6 verse 9. Hallelujah. Okay. Kaya't huwag tayong magsawa. Oh, tingnan mo, ang ganda nito. Oh. Kaya't huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Oh, pagdating ng takdang panahon, tayo'y mag-aani kung hindi tayo magsasawa. Oh, grabe, oh. Oh, ulitin ko ha. Kaya't huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Oh, see? Ang sabi ng Panginoon is, huwag kayong magsawa. Pagpatuloy nyo lang, no? Eh, Sir Bong, pagpatuloy mo lang, radio station, huwag kayong magsawa. Magpatuloy nyo lang. Huwag kang tumigil. Huwag kang magsawa. Huwag kang tumigil. Huwag kang tumigil. Huwag kang tumigil. Because ang sabi sa English, kapag translate mo sa English, because your labor in God is not in vain. In Galatians chapter 6 verse 9. Yung, sabi, at matatanggap natin ang ating gantimpala kung hindi tayo susuko. Tinan mo, Sir Bong? Ang ganda ng verse na yan, no? Ang ganda ng verse na yan. For your labor in God is not in vain. For your labor in God is not in vain. Not your labor in man, but your labor in God is not in vain. So, ibig sabihin, mga minamahal kong viewers, meron pong gantimpala ang nag-aantay sa atin, mga minamahal, kung hindi tayo tigil sa ating pananampalataya. Look at Bartimeo. The moment na nag-rebuke ang mga tao, tumigil ka dyan. Huminto ka na dyan sa pananampalataya mo. Yung praise the Lord, hallelujah mo, itigil mo na yan. The moment na maraming nag-persecute sa iyo, that is the moment na kailangan kang mag-surge sa iyong pananampalataya at tawagin mo mas lalo ang Panginoon. Sabihin, no, Jesus, I need you more and more. Hallelujah. Glory to the living God. Glory to our living God. Amen and amen. Ganun dapat, Sir Bong, no? Pag sinasabi ng tao na hindi magpapatuloy yan. No. This is the word of God, no? Ito yung ministry ng Diyos na ibinigay sa amin. No, ito yung ministry. No one, not even a single person can destroy kung ano ang ginawa ng Diyos. Hallelujah. No? Yan po ang dapat nating malaman, mga minamahal kong kapatid. Praise God. Kaya kung kayo po ay meron pong inaasam, meron kayo pinagpipray, do not stop. Pray for it. No? Kasi ang kailangan ng Diyos is yung consistency natin. No? Kung meron kayong pinapanalangin na hindi pa natutupad, just nail it down to God. And say, Lord, kailangan kita, kailangan. Eh, ganun. Problema sa atin eh. Ang daming problema sa atin na parang bumibigay agad tayo. Yun yung nakakalungkot isipin, mga minamahal kong mga viewers. No? Look at Bartimeo. Bulag siya, oh. Bulag siya. Hindi niya alam kung saan si Jesus Christ. Hindi niya alam kung sino sa si Jesus Christ sa panahon na yan. But his consistency, yung kanyang, sabi niya, Jesus, Son of David. Jesus, Son of David. Sumisigaw na siya. Kahit pinipigilan siya ng tao. No? At alam nyo, dahil doon napansin siya ng Panginoon. No? Ang pangatlo po, contented on the need. Okay? Nung in verse 51 ng Mark chapter 10 verse 51, okay? O sabi ngayon ni Jesus Christ, okay, tawagin mo na siya. Okay, tawagin mo na, napansin ko na si Bartimeo. Okay, napansin ko na, tawagin mo na. Tawagin mo na, papuntahin mo na rito si Bartimeo.
Okay, so inalalayan si Bartimeo at lumuhod si Bartimeo. Eto ngayon, ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? Tanong sa kanya ni Jesus. Sumagot ang bulag, Guro, ibig ko po sanang makakita. Okay. Sir Bong, kung ikaw po kayo nasa kalagayan ni Bartimeo, Sir Bong, anong una mong hingin kay Jesus? sa mga viewers natin, kung kayo po ay tatanungin ng Panginoon, okay? Ano po ang inyong hihilingin kay Lord? O kasi napansin na tayo ni Lord, napansin na ni Lord si Bartimeo. Tinanong ngayon ni Lord si Bartimeo, o Bartimeo, ano ba ang ibig mo? Ano ba ang gusto mo? Tingnan mo, si Jesus na nagtanong, ano ba ang gusto mo? Alam nyo, ang tanong ng pobreng bulag, sabi niya, Panginoon, gusto ko lang pong makakita. That is what we call the need. Mga minamahal kong kapatid, listen to this. It's okay to pray for something bigger. It's okay to pray for something that is unimaginable. But again, ang lagi pong tinutupad ng Diyos is yung pangangailangan at hindi po yung kagustuhan. Ulitin ko ha. Ang lagi pong sinusunod at tinutupad ng Diyos ay, remember this one, palagi pong pangangailangan kaysa sa kagustuhan. Okay. Basahin po natin in Philippians chapter 4 verse 19. Okay. Philippians chapter 4, yes, chapter 4 verse 19. Sir Bong, may tanong daw, Sir Bong. Kapag kayo daw ay nasa kalagayan ni Bartimeo, tapos tinanong kayo ng Panginoon, ano ang gusto mo? Ano daw ang isasagot mo? Ako, napakarami. Ang dami kong prayers. Ayun na nga sinasabi. Ayun na nga sinasabi ko eh. Okay. So, bakit isasama mo pa yung iba? Ikaw lang. Kasi alam mo ito nga, doon ako na mga kay Bartimeo eh. Kasi nga sabi ni Jesus Christ, "Oh Bartimeo, anong gusto mo?" Alam mo walang ano agad si Bartimeo, sabi ni Bartimeo, "Panginoon, gusto ko makakita." 'Yun lang. See? So ang ganda lang sinabi, ibig sabihin, sabi ng Panginoon, "Okay, papagalingin kita." See, the word is ang pinapagaling ng Diyos nga. Oo. Ang pinapagaling ng Diyos at ang answered prayer lang po sa atin is palagi pong pangangailangan at hindi po kagustuhan. Martin ko ha. So pastor, paano nagpipray ako ng kotse? Tanong ko sa iyo, may panggas ka ba? Ganun yun eh. Teka, kasi ayaw ng Diyos na pahirapan tayo. For example, kasabihin na, okay, pastor, gusto mo ng ano, ng ang pinili mo pa yung ano niya, yung patrol jeep, yung ano, yung ang mahal ng gasolina, yung 15 kilometers per liter lang. sasabihin ng Panginoon, o sige, bibigyan kita, tanong ko sa iyo, oh, may panggas ka ba? Kasi mas uunahin mo. Ganun yun eh, para bang, okay, bibigyan kita ng cellphone, may pang-load ka ba? Mahal yung cellphone ko. Kasi hindi mo magagamit to, kahit data. Oo. Kasi nga, balik tayo na ang pinapaboran lang ng Diyos is yung pangangailangan. Kasi nga, sabi sa Galatians, Philippians chapter 4, verse 19. Okay. 4:19, at buhat sa kayamanan niyang hindi mauubos. Hallelujah. Oh, okay? Dito ko babasahin. At dahil kayo'y na kay Kristo, ibibigay sa inyo ng aking Diyos ang lahat ng pangangailangan niyo mula sa kasaganaan ng kayamanan niya. Glory to the living God. Tingnan mo to. Okay. Tingnan mo yan, Marlene Reyes. And you learned that. Tingnan niyo to. At dahil kayo'y na kay Kristo Jesus, ibibigay sa inyo ng aking Diyos ang lahat ng pangangailangan niyo. Ulit ko, pangangailangan ninyo. Mula sa kasaganaan ng kayamanan niya. Okay? Tanong,
bakit ka magpipray ng helicopter? Bakit? Nagta-travel ka ba throughout the Philippines? Marunong ka ba mag... marunong ka bang mag-drive? Pilot? Marunong ka ba mag-pilot? Hallelujah. Praise the Lord. See, the power of the need kasi, yung pangangailangan kasi, no? At actually, Sir Bong, no? Speaking, ang Diyos po mabuti. Bakit ka mo? Hindi mo pa sinasabi yung pangangailangan mo. Well, sinasagot niya na. Oo. Alam niya. Sinasagot niya, niya na. Yeah. Oo, sinasagot niya na. So, yan po mga minamahal kong kapatid. Ano? And then, pinaka-last is Bartimeo follow Christ. Pagkatapos niyang gumaling, mga minamahal kong kapatid, pagkatapos niyang gumaling, of course, nung nakakita na siya, hindi siya nag-act to believe na sumunod kay Jesus. Kayo po mga viewers, mga listeners throughout the world, throughout sa lahat po no na naabot ng panalangin na ito ay ng mensaheng ito, makinig kayo. Kapag kayo po ay grinant ng Diyos ang inyong mga panalangin, follow Christ. Yun yun eh. Nakakalungkot isipin pagkatapos na pinagaling, pagkatapos na pinagpala, nawala na sa pananampalataya. Yun ang malungkot, Sir Bong. Bakit yeah. Bakit paano mo nasabi yan, Pastor? Well, I'm a son of a pastor. Alam ko ang mga karakas ng ibang Kristohanon. Alam ko, sir. Alam yeah. ko ang mga sa oh, alam ko ang mga balahibo ng ibang Kristohanon. Oo. Alam nyo, kung ang Kristohanon lang ay halos lahat ng Kristohanon ay totoong mananampalataya, ang simbahan po namin ay nasa 5,000 na siguro ang miyembro. Pero hindi eh. Kasi ang daming lumapit sa church, no? Pagkatapos sinagot ang kanilang mga panalangin, ayun, nawala, di ko na alam kung nasaan. Ganun yun eh. Totoo yan, Sir Bong. And that is the reality. At ang sabi yes. ng aking papa, mas di focus on material things at makamundong yes. bagay. Expect oo. Mo na yan. Hmm. Yes, ang sabi ng aking papa, well, ikaw, Pastor, ikaw, Jeff, kasi bata ka pa lang na pastor, well, dapat mong isa puso yan na hindi lahat po ng tao ay talagang ganyan. Hindi po lahat ng tao ay talagang totoong mananampalataya. And that's the truth. Ang sabi sa Bible, Sir Bong, eh, meron pong palay at meron pong damo. Oh, at meron pong damo. So, ibig sabihin, hindi ko alam kung sino, kung damo ba kayo o palay kayo, ha? Pero kami ni Sir Bong, palay kami. Okay. Oh, palay po kami. Namumunga po kami, mga minamahal kong kapatid. So, this is our devotion for this afternoon, Sir Bong. And dapat po isa lang alang natin na we must follow Christ, no? Follow Christ. Not ito ha, i-follow natin ang Panginoon dahil meron tayong nakukuha, but i-follow natin ang Panginoon for who he is. For who? Yan, okay, sabi ni Ate Yolanda. Ato pastora to si Ate Yolanda. Hindi naman. Prayer warrior natin. Isa sa mga okay. prayer warrior natin nasa Israel. Israel. Yes. Follow and obey our God by faith. Amen. Yes po. Yes po. This is the challenge, Sir Bong. Dito ang magtatapos. Even though na parabang walang kasagutan, walang katubagan si Jesus sa iyong mga panalangin, follow Him. Follow Him. Bisag, kahit walang kasagutan na parabang ang Diyos ay parabang hindi tinutugon yung panalangin mo, just follow Him all the way. You know why, mga minamahal kong kapatid? Because ang Diyos ay naghahanda ng pinaka-the best na para sa'yo. Yun eh. Yun yung dapat nating isa sa puso. Hallelujah. So, Sir Bong, yan po ang mensahe natin this afternoon. And I hope na lahat po ay na-bless at higit sa lahat ay na-bless natin ang Panginoon. God bless you all. Hallelujah. So, wala naman questions. Anyway, kung okay. may mga questions kayo about Bible, about your belief, pwede kayo magtanong ha. Dito kay okay. Master Jefferson, no, mga kapamilya. Siya yung nakakasama natin. Monday, Wednesday. Baka ngayon pa lang nila ulit nalaman, Sir Bong, no? So, if yeah, you have a okay. question, or yeah. alam nyo kasi pag question, pag hindi nasagot kasi yan, may doubt kasi yan. Papasok kasi dyan yung doubt, Sir Bong. Yeah. Mm. So if you have something na parang gusto nyong i-ask, itanong nyo lang. At kung hindi po na mahabol,
sa time slot ko, pwede niyo po akong i-PM, no? Nakikita niyo yung pangalan ko, Jefferson Kimson. So, pwede niyo pang personal, no? Sa, magpakilala po kayo, no? Kasi baka sa... magpakilala po kayo, Pastor. Ako po yung maniningil lang utang. Hindi, joke lang, joke lang. Ano. Magpakilala po kayo na, Pastor, ako po yung isa sa followers o viewers sa ano sa Alpha Omega, may tanong po ako, etc. So, ganun po yun. No, kung hindi natin mahahabol ngayon, Sir Bong. Kung nahiya mo kayo mag-comment yan, pwede private nyo, message sa Facebook ni Pastor Jefferson, di kaya dito sa Alpha Omega page para forward natin sa okay. kanya. Or, i-discuss natin on the next session natin. Yan. Yes po. And gusto ko lamang din pong i-promote, Sir Bong, no? I-promote ko po yung aking ang aming page sa church, Zion of Praise Church. So, Zion of Praise Church, I think makikita nyo naman dyan. Anyways, basta kung if you have sometimes to, ano, kasi pwede nyo po mapanood ang mga preaching ko doon. And by the way, please subscribe me also. I think meron ka rin YouTube account, Sir Bong, no? Later on, yeah, I will subscribe. Subscribe kagapi. Kita. Okay, sige. Ang, then Twitter aking, account is Bukagapi din. Oo. Ang aking ano po, ang aking YouTube account is Jeff Kimson. Just Jefferson Kimson, no? So, nandun po yung mga preaching. Pwede pong mapanood ninyo habang kayo ay nagtatrabaho siguro, kung wala kayong... And even sa in my timeline, no, wala po kayong may ibang makikita sa timeline ko kundi mga Word of God at higit sa lahat ay mga preaching ko. You can visit my wall, my Facebook account, and nandun po yung mga preaching. Kahit last year pa, no, nandun, pwede din pong mapanood po ninyo. So, yan lang po siguro ang ipopromote ko, Sir Bong, and thank you for this radio station once again. Thank you for your life, Sir Bong. Thank you po. Thank you. God bless. God bless po. God bless. So, let's pray. Okay. Let's pray. Okay. Hallelujah. Heavenly Father, we thank you so much for this afternoon. And we are so blessed, Panginoon God, to hear your word. Na kami po, Diyos, ay dapat magkaroon ng pananampalataya katulad ni Bartimeo, O Diyos. Hallelujah, O God, na siya ay consistent, Panginoon God, sa kanyang pananampalataya. Hallelujah. Even though hindi pa niya nakikita, O Diyos, totally ang Panginoon. Lord, this very afternoon, I pray sa lahat po, Diyos, ng mga may pangangailangan sa buhay, na sila po, Diyos, ay meron po, Panginoon God, na mga question sa kanilang mga doubt, O Diyos. Lord, I pray na yakapin niyo po ang kanilang mga puso. Doon din po, Panginoon God, ang kanilang mga buhay, I pray na ikaw po, O Diyos, ang patuloy na yumakap, Panginoon God. Lord, sa mga may sakit, may karamdaman, Lord, healing upon them, O Diyos, from head to foot, Panginoon God, sila po, O Diyos, ay makaranas, Panginoon God, ng patuloy, O Diyos, na kagalingan. Ganun din po, Panginoon God, I pray na ikaw po, O Diyos, ang manguna sa buhay ng bawat isa sa bawat Kristiyano, na lahat po kami ay lalago at mamumunga, Panginoon God. Lord, pagpalain niyo po si Sir Bong, patuloy niyo po sa audios na i-bless kasama ng radio station na ito. Nawa po, Panginoon God, marami po audios na ma-reach out, Panginoon God, ang radio station na ito, Panginoon God. Kasama din po, Panginoon God, ay dinadalangin ko po, O Diyos, ang lahat ng mga viewers, listeners, Panginoon God, na sila po ay mabless, Panginoon God. Maraming salamat, Panginoon God, kasama po ng aming mga pastors na nag-guest po dito, pagpalain niyo rin po sila sa kanilang ginagawa, Panginoon God. Lord, truly a blessing, Panginoon God, na nakakapag-share kami because this is our calling, Panginoon God. Panginoong Hesukristo, gabayan niyo po at banal na Espiritu, ikaw patuloy, O Diyos, na mangusap sa bawat isa. Pagpalain niyo po ang lahat po na nakikinig at nanonood. Maraming salamat po. Itong ang dalangin sa pangalan ni Jesus Christ. Amen and amen. Amen and amen. Sir Bong, good afternoon.